Isang kahangahangang pangyayari ang nasaksihan natin ngayong taon dahil sa makasaysayang seremonya na ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan. Habang ang pagsasara ng seremonya ay gaganapin sa New Clark City sa Pampanga, kinumpirma rin ng Philippine Sports Commission na ang Maynila ay maghahatid ng kaganapan sa boxing, basketball at volleyball habang sa Subic naman hinost ang water sports event. Ilan sa mga atletang nagpakitang gilas at nagkamit ng gintong medalya this SEA Games ay si Carlos Yulo. Sa mga di nakakaalam, siya ang unang nakakuha ng unang gintong medalya sa ating bansa sa larangan ng gymnastic. Hindi may pagkakailang isa siya sa ipinagmamalaki ng mga kabataan sa larangan ng larong gymnast. Sa edad na 19 na taon, siya ay nagkamit ng panalo sa World Artistic Gymnastic Championship ng gold at isang bronze medal. At isa siya sa inaasahang maging kampiyon sa darating na 2020 Summer Olympic na gaganapin sa Tokyo, Japan. Dumako naman tayo sa palakasan. At isa sa pinagmamalaki natin dyan ay si Heidi Lynn Diaz. Alam nyo ba na nakipagkumpetensya siya sa 2008 Summer Olympics kung saan siya ang pinakabatang nakipagkumpetensya sa kategoryang 58 kilogram. Ang unang pansong medalya na nakamit niya ay noong 2007 sa SEA Games at dahil sa kanyang determinasyon ay nakamit niya ngayong taon ang gintong medalya sa weightlifting at inaasahan niya na madadagdagan pa ito sa 2020 Tokyo Olympics. Ikaw ba? Gusto mo bang sundan ang yapak niya? Sa larangan ng basketball ay hindi nagpapahuli ang kupunan ng Gilas Pilipinas na nagpakitang gilas laban sa Indonesia sa larong 3x3. Sa score na 21-9 ay nakuha natin ang unang medalya sa men's basketball. Tunay na hindi magpapatalo ang ating mga malalaro kapag karangalan na ng bansa ang nakasalalay. Kaya kung isa kang tunay na malalarong Pinoy ay hinding-hindi mo palalagpasin ang larong ito. Isa din sa nagpakitang gilas sa SEA Games ay ang kupunan ng men's volleyball team laban sa Cambodia. Sa score na 29-27, 25-17 at 25-17 sa pangunguna ng MVP player na si Mark Espejo na mayroong 25 points na sinundan ni Brian Bagonas na nakapuntos ng 14 points na talagang nagpakitang gilas at ipinaramdam na maibubuga tayo sa larong volleyball at talagang nakaka-proud lamang na nagkakaisa mga manlalarong Pilipino. Tunay na ang salitang "We will win as one" ay sumisimbolo sa pagkakaisa at tiyaga hindi lamang sa larong SEA Games kundi pati na rin sa lahat ng Pilipinong sumusuporta sa ating mga atletang Pilipino. Alam kong isa ka sa mga sumusuporta sa SEA Games ngayon. At dito ko natatapusin ang ating video sa araw na ito. At kung nagustuhan mo ito ay huwag mong kakalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Asahan kita sa mga susunod nating video. Salamat!